kang salamat Lord dinhi bag-ong adlaw bag-ong kinabuhi. Gamong gitugang kanamo karong tanan, tabangi kami karong adlaw ug gamong gibalik kami mong tanan pasalamat sa imong pagkamaayo kanamo. Adlawng Biyernes karon mga kabrigada, Disyembre 3, tuig 2021. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Maayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada, ako si Adonis Presilias. Kami ang inyong masaligan pag-atod sa pinakadagkog mga balita ug impormasyon. Gikan alas 5 kita karon hangtod alas 6 sa buntag mga kabrigada, hatod namo kaninyo ang mga balitang kumahataw. Ko minus 322 na lang kaadlaw ato nang masugat ang Kapaskuhan. Inauton ta ato nga mga viewers no sa live streaming na kita sa Kapiskays Panglawas og madasigon kita nga musugat sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan matag tuig. Malipayon kita karong adlaw og dili kita dapat way rason nga mag-uol kita. Tuod kay padayon kita gitabangan sa atong labaw magagagaw. Ani ana ang mga hataw balita. Usa na sad ka 3-day nationwide vaccination drive. Ipatigayon karong Disyembre 15 hangtod 17 mga kabrigada. Jensen Medical Society pabor nga ibalik ang paggamit og face shield tungod sa Omicron virus. Bana nga gipusil kauban ang asawa sa Barangay San Jose. Kritikal yapon ang kahimtang. Og Freedom Walk atol sa pagsilibrar sa International Persons with Disability Day natigayon sa Jensen. Ano mga kabrigada ang detalye sa ato mga balita magpatigayon og ikaduha nga 3-day nationwide vaccination drive ang nasud karon December 15 hangtod December 17. Mao kini ang gi-anunsyo sa Department of Health human na nakabot og kapin 7.6 million ang nabakunahan kaniadtong first round sa national vaccination drive. Sa nasud top performing ang ubang rehiyon sama sa Calabar Zone, Central Luzon ug Central Visayas. Daghansad sa local government unit ang pabor nga i-extend ang national vaccination days kon asa ang konsepto ang nagkabayanihan pagi sa pagpabakuna. Target sad sa gobyerno nga makabot ang 54 million ka Pilipino nga fully vaccinated bag-o mahuman kining tuig sa pagkakaron. Anana sa 36 million ka mga Pilipino ang fully vaccinated batok COVID-19. Na-cut into half almost ang ating target. However, ang instructions pa rin that the local vaccination operation center, we stick to the target muna. Okay? Kasi we've prepared for it already. Gibutiag sa Inter-Agency Task Force Against COVID-19 o IATF nga magpabiling ana sa alert level 2 ang rehiyon 12 hangtod sa Disyembre 15 matod kini ilawom sa resolusyon number 151-C. Lakip niini ang South Cotabato province, Sarangani, Sultan Kudarat, North Cotabato ug General Santos City. Samtang usa ang Subsaharan region sa unom ka mga rehiyon sa nasod sa Pilipinas nga ginatutukan sa national government sa bayanihan, bakunahan, nationwide COVID-19 vaccination drive. Kay baluan nga na sa 917,368 ka mga individual pa lang sa rehiyon ang fully vaccinated na bato COVID-19 kung na sa 26.28% ang target nga na sa 3.4 milyones. Ubos kini kung itandi sa target nga 70% nga makabot nga herd immunity. Sa National Vaccination Drive, target sa DOH 12, nga babakunahan ang halos 1 milyon nga individual. Mga kabrigada, dito ni nga balita karon na Brigada Adonis. Na-extension, no? Extension. Ah, so katong wala pa na appeal o wala pa na bakunahan niya itong Milabayng Adlaw. So panahon na ninyo mga kabrigada nga maka-appeal ka mo. Aron nga maprotektahan kamo ning dakong problema na to ning problema sa virus. Okay, di pa man gud ato may bawaan asa na ta kung basketball pa ni kabigradang bal wa ta kay bawo kun sana ning quarter ang atong giduwa karon kay matag karon ugon niya na magoy bag-o nga kanang variant nga atong masinati labi na kining hulga kining karon sa Omicron. So wala ing depensa nato kay sunan kini lagyong vaccination. So katong nagduha-duha pa katong na ay kanang mga cobwebs of doubt, ayaw na.
diretso na pagpabakuna gahinig yun og panahon kay para ra puni sa atong protection. Usa mga kabrigada dili ta pwedeng magkiat-kiat karon ha, padisko-disko atong ginagbantayan likaya na to na. Apan mas importante gatong atimanon ang atong panglawas pag-inom og Maxan Coffee, Maxan Capsule para walang atrasan. Mga kabrigada, paborba mo ngay balik ang pagsuot og face shield. Matod pa sa presidente sa Philippine Medical Association Jensen Chapter nga si Dr. Fidel Panyamanti, pabor siya nga ibalik ang pagsuot og face shield sa mga close spaces kung ugaling makasulod na sa nasod ang Omicron virus nga bag-ong variant sa COVID-19. Matod pa ni Dr. Panyamanti, wala pa mahuman ang pandemya og layo pa ang ihap sa mga nabakunahan gikan sa 70% target herd immunity sa siyudad. Musa, kinahanglang magtinabangay sa pagpatuman sa mga health protocols. Og hagit ni Dr. Panyamanti sa mga katawhan ang pagpabakuna. Kahinumduman, mga kabrigada, gagitanggal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mandatory nga pagsulob og face shield human nga ilang gi-assess nga wala kini apekto sa pagpakgang sa COVID-19. Gawas lang kung i-require sa lokal nga panggamhanan nga magbutang sa alert level. Para mga kabrigada, dugang detalye atong paistorya karon na live pinagi sa telepono si Dr. Fidel Panyamanti, ang atong presidente sa PMA Jinsan Chapter. Maayong buntag, Doc. Welcome diri sa atong Hataw Balita. Maayong buntag, Dad. Pero sa pagsukidig sa brigada. Salamat kay Doc sa imong panahon karong sayo sa buntag. Amo kag gidisturbo sa paghatod nato sa mga impormasyon sa ato mga katawhan diri sa General Santos. Doc, ato bang gihimo nato nga tulo ka adlaw no nga pagbakuna. Unsay lantaw nimo Doc ang cooperation sa ato mga katawhan o unsay nakita nato nga maayong dulot o epekto ani labi na sa pagprotektar nato ning problema nato sa COVID-19. Well, unta na ang tinuod na ang national sa patalitutukan sa national na region kumunkain mo pa ang atong vaccination rate o wapat na makabot atong ginatawag na target o kinahanglan yun na bayo-bayo makita na ito ang pagdugang sa mga nabutunado dili sa kinsan katong first day 27,000 katin ang nabakunahan, second day 20,000 and yung third day December 1 40,000 ang nabakunahan dili sa ito sa mga medical vaccine title itong sa rural health unit. So makita nato ang ascending number na nilipay niya kay Guapo ang turnout. In fact, katong last day na governor overtime dito ang mga kuan, ang mga health workers nato ang pagkabili na napa sa kuan sa mga vaccine sites kay nag-i-accommodate ang tul sa mahulot katong mga nadit ko na nagpila kung ang tao ginanit pero may ang kuwan magmadalit-dalit na ito makabot ang kinahan na ito matarget aron sa adilisato ang nakikisidat o sa region. So, Doc, medyo choppy gamay ang imong signal, Doc. Baka makahanap kayo ng maayos na signal po. Ano ito ako sa okay, Doc. Ato na nang agwan taon. Doc, nga naman ka nga murag ang atong region labi na diri sa Jinsan murag dili kayo naabot na to katong target na to, no? Murag unsa kay tan-aw nimong rason, Doc? Ako nakita na ni gyud katong mga labi na dito sa dili gusto mong kumakuna tumong kay nahadlok.
Doc Fidel, kining bagong variant karon nga Omicron, unsa man siya kabagsik og kanang unsay mga simptomas nga makita ani? Actually, ang Omicron variant gikuyawan ni kay tungod kay ang iyang mutation ani more than 50 mutations og 30 dito ang nasa spike protein. So kanay siya ang gabuhat og karakter niya ugon sa bat siya ka transmissible kanang sa pa siya kung sa kapaspas siya makatakod o kung sa pa grabe siya kung matap na sa katawo o sa kumakit na ilan ba siya sa antibodies na nakaroon sa mga bakunado mga tao o kanatanan to the time this is definitely characterized this year. So it takes around 2 weeks no bago mahuman ang studies dito sa Omicron variant. So kanaya ubay-ubay kasunod ang data pero ang dito naman din siya kompleto so di wala pa kompleto ang study sa Omicron variant. Okay, Doc. Last na lang, Doc, ha? Last na lang. Kanang gusto ni mo nga ibalik ang face shield, no? Kung panalitan makasulgod sa ang Omicron diri sa ato sa Pilipinas. Kaya ka na to nga ma-convince ang mga taga-IATF, ani? Well, until now, no? Gagamit kami ng face shield sa mga closed spaces. Mauna nga sa sulod sa hospital. Kami mismo, mga doktor, mga nurse, diyan, duty, mga guardia, tanat, yung gamit ni. Because we value na yung possibility of transmission. Kaya ang tukaroon na naapay, ubay-ubay na mga kaso sa COVID. So, we value ano kasi, yung protective value ng patient. Yung kaya, ginapractice namin yan. In the event na magsunod yung tangkwa ang Omicron na pwede sa ito na nato. Doc, daghan kayong salamat, Doc, sa imong panahon na karong sa iyo sa buntag ngayon mong mingkita gaanong update. Ang itong kauman karong si Doc Fidel Piñawante. Gipaulanan og bala sulod sa ilang tindahan ang magtiayon sa barangay San Jose Jensan kagahapon. Walay kaluoy nga giposil ang magtiayon nga naila nga silang Apolinar Matila, 54 anyos og asawa niini nga si Teresita Obial Matila, 53 anyos nga parihong mga negosyante. Sigon sa inisyal nga investigasyon, alas 3:30 sa hapon kagahapon sa buntag. Pag-abli sa mga biktima sa ilang tindahan, adunay nagpagasolina nga duha ka mga motor. Matag motor, adunay mga angkas. Human magpagasolina, mihawa na ang mga sospek o mipundo sa unahan sa tindahan. O mibalik ang duha kasakay para matod pa mupalit og chinilas dito o dito, gipusil ka upat ka beses ang mga biktima. Nakadagan matod pa ang bana, apan naigo gihapon kini. Anaa siya karon sa critical nga kondisyon samtang nakabsan gayud sa kinabuhi ang misis niini. Sa karon nagpadayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron madakpan ang mga nagapaluyo sa maong krimen. Pa gasolina kasi nagbebenta sila ng gas. Dalawang motor and then dumiretso na after nang nagpagas dumiretso siya then right after bumalik yung sakay ng mga motor. Bumalik sa tindahan nila at ang sabi, bibili ng tsinela. So pumasok sila doon sa tindahan kasi parang mini grocery siya. Ngayon, pagpasok doon, yun nga ang narinig niya na lang na hinanapan sila ng pera. So siya, kasi ang asawa niya nag-aayos ng mga gasolina, magkatabi lang sila nung binaril na yung kanyang asawa, tumakbo siya paakyat kasi sa taas ng bahay din nila.
Tsaka binaril din siya. So wala na siyang na ano. Ano sir, kanang nadunggan man kun ako ang buto. Masakay dagan kayo, kandi lang kalima ang nadunggan ako. Kanya pagka ano, nanak ko sa kumbana, pero nagigda pa mi. Kay alas tres kadlaon mong god. Murag alas tres, anara deha mga alas tres. Nabuto man, nanak ko nadunggan na. Nianak kumbana nga. Ay, Pasko na yun ako. Taka lamang ka, murag pusil to. Nianak, magbangon nun tako sir. Kay akong kwano nadunggan akong tingog. Ang babae, nagyaw-yaw. Nag, ano na ako si Atinday ang tingog niya. Nagpusti dito sa ako ah. Nagdito, tapos dito pa sa unahan. Pero wala, may nagawas eh, kayo. Pero nakita dyan na ako nga tao, nakamotor. Before sa putok, na ay motor, nakapusti na ako dito sa kumbalay. Dito, nagaano. Isa nating investigator, pinapunta natin doon at ayon sa kanyang nakuhang information, na narinig niya na sinabi nung pumasok sa bahay nila na hinahanapan sila ng pera. So, isa din itong anggulo na tinitingnan natin. Siyempre, hindi lang naman nagtatapos ang investigation natin doon. So, sa ngayon ay patuloy pa tayong nag-iimbestiga regarding sa insidente. So, isa na dito yung tinitingnan nga natin dahil sa sinabi niya na hinahanapan sila ng pera. Adto kita sa ato mga provincial news, mga kabrigada. Kini hatod ka na to sa Maxan Coffee o Maxan Capsule. Walang atrasan. Dito sa President Rojas, Cotabato, patay ang duha ka lalaki nga driver sa motor. Kumat kini nabangga sa investigasyon. Ginabaybay sa duha ka motor ang highway sa managlahing direksyon. Nabanggaan ni Nilo Sangko ang kasugat nga motor. Kung asa sakay sila si Hermihildo Buenaflor, Christy Buenaflor, o usa ka minor di edad. Matun pa, ang nakabangga nga si Sangko anaa ilawom sa impluensya sa ilimnong makahubog. Sa karon, stable na ang kondisyon sa duha ka back riders o wala pa'y settlement ang mga nalampigit. Yan nga, disgrasya, bigada Adonis, no? Ay daghan man kay putarga ang motorsiklo. Pero ang problema, hubog ang katong katagbo nila. Mao na kay kaning buwan sa Disyembre, mao na to balik-balikon lagi kanang may excite man gud ang tao sa pagsugat sa Kapaskuhan niya, daghang mga party. So ato lang pay mangno andaan. Ya kining pag-inom kanunay na magini, no? Nato gi pahimangno nga kung mag-inom ka di ayaw pagbiyahe. Kung makainom. Pwede mo inom pero kape lang. Oh, kape lang. Maxan Coffee mga kabrigada. Mga capsule. So, ang disgrasya man gud magsaka gini, no? Tanang classes krimen mo nang ibalik-balik ko nato kabrigadang Val. Kaning disgrasya sa kadalanan. Kining pagpanulis, no? Atong niagi, di ba? Bago pa lang atong masundan nga balita kagahapon, duha ka magtiayon gipatay. Nya posible ang anggulo kini nga pagpanulis, so dapat po da mao ni ang atong bantayan ya, ang atong kapulisan po ani dapat igmat, no, mga kaigsoonan. Sige. Samtang dito ang napita sa Alameda, Cotabato, usa ka tricycle driver ang giaresto human magpositibo sa bypass operation nga gipahigayon bato kaniya. Gila ang nadakpan nga si Arvin Cani, 31 anyos, na recover sa iya nga posisyon ang upat ka mga sasi nga gituuhang siya mo. Matod pa, dili makabalibad ang suspect sa paglambigit ni ini sa illegal nga droga tungod kay aktual ni ini nga gitunol ang droga sa police possession buyer. Sa karon na, giandam na ang pagpasaka og kaso nga Comprehensive Dangerous Drugs Act sa suspect og padayon usab ang pagpangalap og impormasyon sa mga otoridad aron madakpan ang source og mga parokyano niini. Sa Cotabato, balik ta mga kabrigada dinhi sa Kiamba Sarangani Province. Mitugyan og misurinder na sa gobyerno ang unom ka miyembro sa Communist Terrorist Group o CTG. Kadaging kung kadiato sa sityo Kapanal, Barangay Gasi, Kiamba Sarangani Province. Ang nasampit nga grupo sa terorista kay gumikan sa GF Musa Platoon Central Militia ng bayan. Pinagi sa hiniusang pagpaningkamot sa mga ubay-ubay ga intelligence units o divisions, PNP's Regional Division, Sarangani o Kiamba Police Stations o Provincial Offices, PNP Maritime Group o Philippine Army,
maong mag-paisayon sa mga ni-surrender nga mga membro sa CTG. Sa ilang pag-surrender, ilang git-turnover ang usa ka unit nga homemade shotgun nga dunay tulo kabuok nga mga live shells. Usa ka unit homemade nga 5.56mm pistol nga dunay lakip nga duha ka live ammunition ug duha ka unit nga homemade caliber 38 revolver nga anaay tulo ka buok nga mga live ammunition. Sa pagkakaron, anaa sila sa kustodiya sa concerned units para sa dokumentasyon o proper disposition kauban ang subsequent enrollment o to enhance comprehensive local integration program o ECLIP. Matun pa ni Police Brigadier General Tagom, ang mga membro sa CTG Communist Group nga mis-surrender kay usa ka proyba nga hinahinay na nilang gibalik ang pag-unong sa gobyerno. O kini gipakita nga dili mausik ang mga paningkamot o sakripisyo para sa nahimong safe o free from insurgency ang atong nasod. Mga kabrigada, mubalik pa ang Hataw Balita! Alas 5.31 na, balik ta sa ato nga mga init nga informasyon. Samtang mukabat na sa 56,736 ang ihap sa kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 nga gipagawa sa COVID-19 tracker. Sa Department of Health, Center for Health Development, Soccsergen Region, din 54,126 ang naka-recover og upat ang nadugang bagong nga COVID-19 na related death sa rehiyon. Usa gikan sa Malapatan sa Rangani Province, usa sa Coronadal City, duha gikan sa Alabel sa Rangani Province. Ang pinakatiguang 80 anyos nga babae og ang pinakabata 42 anyos nga lalaki. Og para sa ubang nga detalye, makauban nato live sa telepono ka Brigada nga Jit Gapi. Ka Brigada News sa Coronadal, i-brigada mo. Kabrigadang Valog, kabrigadang Adonis, nagpabilin sa COVID-19 alert level 2 hangtod sa Desyembre 15, 2021 ang kanang probinsya dani sa Rion 12. Pinibasi po sa gipagawa sa Interagency Task Force Against COVID-19 kuna ETF Resolution No. 151-C, kabrigadang Valog, kabrigadang Adonis. Dapat niini ang probinsya sa South Cotabato, probinsya sa Sarangani o Sultan Kudarat o North Cotabato, karon po ang General Santos City. Samtang usa ang Sumulin Region, Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis sa unong sa mga rehiyon sa nasod niya itutukan sa national government sa ipaygayon ng bayanihan bako na nationwide COVID-19 vaccination drive. Nibaluan Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis na 917,368 individual pa lamang sa riyon ang fully vaccinated batok sa COVID-19. Kung asa ka Brigadang Bala, 26.28% sa target nga 3.4 million ka Brigadang Adonis. Inipod manubo kini kung ikumpara sa target nga 70% atol aron maabot ang herd immunity. Sa tulo ka adlaw ang gipahigay nga vaccination drive ka Brigadang Bala, ka Brigadang Adonis, target kuntahi sa DH12 nga bakunahan ng halos 1 million nga individual. So kala kabrigadang Valog, kabrigadang Alinus, ang update sa gipaygayon ba ni na vaccination drive sa Rion 12. Kung asa kabrigadang Val, first day pa lamang sa gipaygayon na vaccination drive na nagpipila ka mga probinsya, katong mga naik probinsya dani sa Rion 12, nga wa dyan nakabot ang target sa pagpaygayon o pagpamakuna. Magpunin nga pasalamat ng galing gapon na ito, mahalag wa nakabot ang target nga bakunahan per adlaw ato nga tatlo ka adlaw nga vaccination drive. Daghan man pud ang nagsakdag ani nga pagpamakuna sa Brigadang Bala o Kabrigadang Adonis nga individual nato dani sa Rion 12. Kon ang Kabrigadang Bala, ang madulong report live and directamente sa Coronadal, Jed Jimenez Gape, Brigada News. Dagang salamat Kabrigadang Jed Gape, Brigada News FM Coronadal. Mga kabrigada, padayon nga gihaton namo kaninyo ang nag-init ug nagpungasi nga mga balita karong adlaw. Idatod kanato sa Maxan Coffee ug Maxan Capsule, walang atrasan.
niundang usa ang pagbakuna sa mga mega vaccination sites ang rural health units gikan kagahapon December 2 hangtod karong adlaw December 3. Tungod kini sa paggahin og panahon para sa pag-report, pag-encode o pag-audit sa mga supply. Apan magpadayon ang bakunahan sa sunod simana gikan December 6 hangtod December 10. Sa naa sa mega vaccination sites og RHO para sa mga dugang detalye og anunsyo bahin sa mga pagbakuna batok COVID-19, pwede kitang magbisita sa official FB page sa Dakbayan. Samtang pipila ka mga persons with disability o PWD sa Dakbayan ang di-appeal sa Freedom Walk sa Oval Plaza pagselebrar sa International Persons with Disability Day. Mao kini ang highlight sa selebrasyon ang pagbaktas sa mga staff sa PIDAW, mga bisita o mga PWD associations sa bag-ula ang gimuntar nga pathway nga adunay tactile surface nga pwede maggamit sa mga bulag o mga adunay daot nga mga mata. Kaya nung duman nga ang maong mga proyekto parte sa Build, Build, Build program sa National Government nga nagkantidad o 34,126,000 pesos. Ang International Day PWD pwede nga adunay yatima nga Leadership and Participation of Persons with Disability Towards an Exclusive, Accessible, and Sustainable Post-COVID-19 World. Ginalauman sa PIDAW nga mas daghan pala ang PWD nga matabangan pinaagi sa mga impormasyon bahin sa kaayuhan sa panglawas o mga katungod niini. Kung gusto nila mag-apply of Persons with Disabilities ID, muadto lang sila diri sa opisina nato sa LGU, sa PIDAW. So, naatay mga form diri nga ginahatag nga naka-attach dito ang requirements nga atong pangayoon. Like for example, atong birth certificate, one by one picture, o ang atong kanang medical certificate kung unsa ang atong disability. Tungkol yung kay ng mga bulag, yun ang magiging guide nila doon sa paglalakad nila doon na area. Then meron tayong mga ramps dyan na obviously for those na may masakay sa wheelchair. Mga kabrigada, gilangkuban sa upat ka rehiyon, Bangzamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao kon BARM, Pro 9, 11, og 12. Ang mga ni-graduate sa Public Safety Officer Candidate Course sa Regional Training Center 12 sa Barangay Apupong, Gensan. Limasad ka buwan ang training sa 108 o 108 ka mga senior police officers nga gusto ma-promote o mo-advance ang career. O giimbitahan nga guest of honor o speaker ang CEO sa Brigada Group of Companies sa Brigada Elmer Katulpos sa natigayon nga graduation ceremony. Minsahin ni Katulpos sa mga bagong public safety officers nga ang pagpanerbisyo sa katawhan dunay dakong bili. Nagtuusab siya nga mamahimong malapuson ang pagtabang sa kapulisan sa pagpangalagad og mamahimong maayong ehemplo sa katawhan. Gipangunuhan usab niya ang distribution of certificates and awards sa mga graduates og ang pinning of PSOCC PIM. It is our job as public servants to contribute to quality of life, to demonstrate transparency, to pursue excellence, to innovate, to collaborate, and most importantly, to lead by example. This is not a profession to choose without thoughtful consideration. Giunahuna gininyo nagmaayo. This is the true value of public service. It is the ability to bring people together to accomplish a common goal, to help move beyond political beliefs. Kanya-kanya tayo ng political beliefs. And beyond the hard lines, we too often draw between your opinion and mine. Itong activity na ito ay isang graduation exercises para sa mga police na gustong magiging opisyal.
So ito yung isa sa mga requirements para magiging official po sila. So dito natin kuan minomold, tinuturuan natin sila lahat ng mga bagay na magagamit nila pagdating later on na magiging police na sila. Magagamit nila sa labas, no. So lahat ng aspeto ng pagiging police tinuturuan natin sa kanila. Laking pasalamat namin ng buong klase at kahit pa paano na-inspire niya yung buong klase sa mga message na binigay niya, katulad ng sinabi niya na he's dreaming about Jensen to become like Singapore. So it's a very napakalaking karangalan yun sa lugar natin, not only Jensen but for the whole Philippines. Hope and we pray na ma-achieve ni Sir Katulpos yung dream niya, yung magandang adikain niya sa buong Jensen. Sir, nagpapasalamat po kami sa iyo personally sa class president ng Bravo. Talagang malaking naiambag mo sa amin sa ngayong araw. Sa ubang balita, personal nga may bisita si Brigada Station sa Brigada Station. Ang usa ka membro sa Brigadahan Jensen aron magpasalamat sa iyang nadawat nga tabang pinansyal. Dakong kalipay nga nasinati sa usa ka membro sa kabrigadahan human kini mahatagan og pagtagad sa iyang problema bahin sa naghubag nga kamot sa iyahang anak. Si Yeda Solomon, 31 anyos nga inahan, nagtuktok sa kasing-kasing sa mga membro sa programang Kabrigadahan Jensen. Aduna siya anak nga si Yedson nga nagkinahanglan nga ipailaw og biopsy ang kamot, apan na naghubag ang tuo niya nga kamot human na paltos kaniadto nga nagduwa kini og basketball. Tungod sa hinahinay o naghinahinay nga pagdako sa tuo nga kamot ni ini og nagsakit na, kinahanglan na nga dalon sa ospital. Dugang pa ang kamot ni ini adunay nang hupong nga tungod sa bone tumor kaniadtong 2016. 3,000 ang kinahanglan ni Yeda sa pagpatambal o pagpabiopsy sa iyang anak. Naglisod og sakto si Yeda sa iyang kahimtang tungod kay ang iyang bana construction worker labor lang. Onya kulang ang kwarta. Pag-adto ni Yeda niadtong Sabado, nagka-istorya sila sa nagmugna sa programang kabrigadahan nga si Elmer Villegas Katulpos og nagka-sinati og dakong kalipay si Yeda apan na natabangan siya sa mga membro sa kabrigadahan pinaagi ni ini nga program o programa. Daghan paunta ang matabangan nga mga tao nga naglisod og nawad-ana og paglaom sa kinabuhi. Lalim sir, oy, kung pwede lang ako na lang magpusunta sa sakit niya kay dili bata pa kayo nga nakagiingani nga sakit maduhoy kay ko sa pangalan. Hindi lang ko ingon sa iya nga magampo lang tanak na ay tao nga tagaantag instrumento sa Ginoo nga naay tao mutabang sa tuwa. Mga kabrigada, mubalik pa ang Hataw Balita. Naman tayo oras, mao katong naglangkob sa atong Hataw Balita nining adlaw Biyernes Madero, no? Biyernes, mga kabrigada, tuloy-tuloy lang ang atong paghatod ganiyo sa mga impormasyon nining buntaga. Kini si Kabrigada Val Gilaran. At ang iaguban pa mga balita sa frontline, alas 7 imedya sa buntag, sundan sa inkwento pagkahapon, Ronda Brigada, alas 5 imedya sa hapon. Kini usab si Adonis Betco Presilias Bingon, Generals, be proud of Jensen again. Barug Jensen, mga kabrigada. Padayo ni ang atong paghatod kaniyo sa mga impormasyon, mga nagapungasi nga mga balita, mga impormasyon nga dapat natong mahibawaan. Kay kini, mabasa usab ninyo sa mga pamantalaan. Aron makumpleto ang atong padayon nga paghatod sa mga impormasyon, ato na magkauban ang atong barkada. Isa lang ni barkada na to karon. Umaabot nga konsehal. Ang atong umaabot nga konsehal, panahon na ginian ni ron nga mukumbati kay Sir Rosa, way kalaban nga sa pangistorya. Ala iladlad na ka brigada. Kagawa Dil Bartolaba, good morning. Good morning. Good morning sa inyo ka brigada Val, ka brigada Adonis.
Lahi day ni pag mag-inusara ta, no? Pero laban lang gihapon. Bisag mag-isa lang ta karon diri sa morning hataw. Mga kabrigada, kamusta? Friday na, kabrigada Valog, kabrigada Adonis. Nindot kayo ang among adlaw ron, no? Medyo na kay baluming birnis karon. Nya ugma sa Bado. Ugma basta sa Bado mga brigada dil. Dugay mi mamata ni brigada Adonis ana. Pero mga tibok, oras. Ba mata mi na mga alas 7. bangon alas 8. Eh, mamawi ba? Pero sa Badog Domingo, arangkada po ka Brigadang Bal ngadto sa atong mga kaigzonan nga gusto magpa-orient so kung party na punta. Tuloy-tuloy mga tuloy, kabrigada. Way, pahuwayay. Iba talaga ang naka-Maxan Coffee kay walay pahuway mga kabrigada pa na. Yun lang. Dagang salamat sa inyo, kabrigada Val, kabrigada Adonis. Oras na ito mga kabrigada, 5:55 sa buntag. Dira lang mo, kay padayon ta sa balitaan o kwentuhan diri sa Morning Hataw. Paano na, tara na, salubungin ang isang umaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangon, sa araw-araw, kasama ang Morning Hataw. Tara na, kabrigada, paano na, kabrigada, galaw sa bawat umaga. Kwentuhan, tawanan, balitaan, lutuan at pasyalan. Lahat ng yan, sama-sama nating gawin sa Morning niabot og lapas 7 million ang nagpabakuna para sa 3-day vaccination nato. Wala man nakabutan ang 15 million na una nilang gihatag na target, pero gibaba ni sa 9 million. Ug dahil sa 3-day vaccination, imagine 7 million mga kabrigada ang nagpabakuna. 7 million plus ha? So daghan na kayo na, dako na kayo ng tabang para sa pagkabot nato sa herd immunity diri sa ato ang nasod. Maong sa mga wala pagatuo na magpabakuna, kinahanglan magpabakuna na gyud ta kay daghan na kayo mga mando. Although karon ha, murag ni atrasa ang mando sa DOH na himuog mandatory ang pagpabakuna sa mga kumpanya o pabayron ang mga dili gusto o kinahanglan magpa-RT-PCR test kana i-review daw balik, pero dira na gyud na padulong. Imagine kung wala mo nakapabakuna, ang RT-PCR test anaa sa 4,500. Ikaduha mo magpa-RT-PCR test sa usa ka bulan, so mo gasto mo og 9,000 kada bulan. Usa na nakasweldo mga kabrigada, may pa magpabakuna na lang ta kay libre ni, libre ni ha sa mga wala kabalo. All throughout the year na ani sa mga malls, pwede punta mo ato sa itong mga RHU. Pero kay para puspusan pa gina itong kampanya, maong i-extend sa DOH ang 3-day campaign. Hulato na ito. Kung kano sa ang schedule, Ana, maong dapat magpabakuna na tao. Ako, na ako'y nakastorya na dati, dahil sa ilang relihiyon mga kabrigada, dili daw sila magpabakuna. Pero karon daghan na pod sa relihiyon na to ang magpabakuna na. Magpa-check up lang sa daw sila kay
para manigurado sila kung maunsa daw sila, basi ma-allergy, unsang side effects, okay ra kay na. At least, naanay higayon na magpabakuna o kanipod kung muadto mo sa mga vaccination sites na manay pila ka steps. Ug naa po dito na amoy makasturya na doktor, maong safe gyud kaayo magpabakuna. Happy tabi ang magpasko mga kabrigada na daghan na kayo mga parties, daghan na kayo tag-adtuan, kinahanglan, protektado gyud ta maong magpabakuna ta. Ug syempre kay pahuman na ang tuig no, wag 2022 na gyud. Hapit na ang eleksyon mga kabrigada. Base pa lang ni dili ni pinal, pero para preparado pud ta kay what if himog requirement sa COMELEC na kinahanglan vaccinated pud ang mga tao. So dapat kung kinahanglan vaccinated bago makaboto na. Sayang kayo kung di ta makaboto mga kabrigada, no? Maong dapat, ha? Dapat yun na magpabakuna ta. Please lang, dili nato sayangon na to ang mga boto sa dahilan wala ta nakapabakuna. Pero di po nato sayangon kung naagani mo palit sa itong mga boto. Sige, dawat ra. Pero ay nagbuto, ha? Kay lisod kayo na base bawi o na in the future kung makalingkod ng tawhana na namupalit sa tuang boto. O dili lang na ha, karon na si DJ Justin, si Justin Mananzala. Nakaabot, morning ako na. Imagine ko paano ka nag-intro mag-isa. Ang daming adlib. Chika. Hoy, good morning mga kabrigada. Flat ang sasakyan ko, nakakaloka. Tapos, ang ligid. Ang ligid yan. Hindi siya talaga. Wala ba yung nasaka ang prompter? So, tiyaw, memorize sa inyo ang mga script. Good morning! Bangon, mga kabrigada! Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, ilaban nyo lang yan, mga kabrigada, ha? Oh. Sanay kasi ako mag-isa. Kaya, strong independent woman. Pero nakakatawa ang ilaw ko today. Sige, ano na? Di ba dapat leave ka? Oo. Kaso wala si Ken, so papasok ako. Tapos kaya na-flat ang sasakyan. Actually, clean up talaga namin. Kaso ba, hindi ko naisip na pwede pala akong sunduin. Mali. Actually, ready naman ko mag-isa. Okay lang. Sayang. Hindi, so nga ako natutumay na lang. Wala akong switch na yun. Balita ba na hulat pag itik ka? Iba pala. Tapos na-obvious ba ang pagdating ko dahil may shadow na dumaan sa mukha mo. Bitaw mga kabrigada, oras 6:04. Mayong morning sa tanang mga kabrigada nato nga excited kay Friday na. Correct. Friday na naman. Kabalo ka magpuli og ligid. Oo. Hindi ko lang ma-change kanina because naka-outfit na ako. Sa katulala lang. Kabalo ka na, Jack. Oo, ano? Kompleto. Mamaya, pag-uwi ko, yun ang trabaho ko. So, nabili na sakyanan. Ala. Asa? Sa balay. Sa balay. Hindi. Sa uhaw pa. Sa uhaw ka, gisundo ni Kuya. Pagising ko flat. Feeling ko may mga sabotahe kaming mga kapitbahay. Charot. Kamu dyan ito nagsabotahe? Si Jen, para dili lang na maka-duty. Wala yung nabuhat, duty niya kihapon. Meron pa rin paraan. Ayun ang point, mga kabrigada, may paraan. Actually, willing na ako maghanap ng masakyan sa labas kanina eh, kasi may offer naman na sundo. So, everyday, papasundo na. Ako mutugid ko, Ana, kung ayaw may dahilan, kung gusto, palaging merong paraan. Huwag talaga sa akin. Except lang, kung kanang di naging ka makatindog, kanang lain. Ganaan, pero kung gusto naman, medyo good na ito, mga kabrigada nga, i-push ang usa kabutang, ma-push dyan na. Oo. Diba? Kaya kitang mga Pinoy, madiskarte dyan biya kahit ha. Oo, pero diba? Hindi lahat ha. Dili ba? May mga tamad talaga, konting pero dili lang sa trabaho, naagyoy, madiskarte yun sa lain-laing butang. Oo. Diba? Kunyo kayong mga kaya Pilipino. Kaya pa ang taagpaagi. Diba? Kaning mga tarpaulin, ginahimo nagbalay. Ay, ginahimo bubong sa balay. O kaya, ginagawang cover ng upuan. Oo. Tingalang kay mong naong, gilingkuran na sa sikan. Hala ka dito. Padulong yun na dira. Oo, yung naong. Ano sa sikan. Sige mga kabrigada. O, wala na kayo share. Adrenaline pa kayo. Sige mga kabrigada. Padayon sa lingaw na hataw, mga balita. Mga kabrigada, pipila ka mga Kapitolyo sa Region 12 ang nagpasiga ug nagpasidlak sa ilang Christmas decorations para ma-enjoy sa katawhan. Apan, dili paulihi ang Kapitolyo sa South Cotabato. Kaniaging December 1, opisyal na gisugdan ang Christmas at the Capitol na ay mga gasigang bituon nga dekorasyon, carriage, pine trees, snowflakes, nakasabit ng mga suga o dili mawala si Santa Claus. Busa, panawagan sa mga taga-South Cotabato kung aduna mo'y higayon nga makabisita o maghiayon sa mga suga
hilabi na sa mga sagol-sagol ng mga tao mag-obserba gihapon sa proper health protocols. Abrisad sa publiko, ang Christmas lights display sa South Cotabato Provincial Capital gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 10 sa gabi. Kani isa po ning capital sa gina feature yun. Every year, no? Oo, kay effort yung gina sila. Nanay usa ka year na nasa baba ang ilahang decoration eh. So, kinahanggan og drone para ma-appreciate nimo. Karon mas dagan pag isulag decoration. Parang sa ano yon sa City Hall ng Coronadal. Last year. Pero ang South Cotabato, tanan diha, grabe jud ilahang effort mga kabrigada. Jungle day kita na unsay mong likod. Monkey ako dito. Sige. Samtang sa Pulumalok South Cotabato, ubay-ubay nga virtual competitions ang giandam para sa Pinaskuhan sa Cannery Side 2021. Gipanawagan ang tanang mga taga-barangay Cannery Side nga moapil sa mga virtual competitions nga giandam para kanila gikan sa SK Cannery Side o Barangay Cannery Side. Virtual Pinaskuhan sa 2021 o Cannery Side 2021 na dunay tema nga Pinyaskuhan, Masaya at Ligtas na Kapaskuhan. Ang mga contest pipilasama sa pagbuhat sa isa ka minuto nga tourism promotional video nga pwede ng mga kabrigada. Anasad home parol making o Christmas tree decorating nga dunay theme nga A Feel at Home Christmas Celebration. Dugang pa, dunay family TikTok competition o home caroling competition nga dunay tema nga A Pasko Video Family Caroling. Ang pinya sikat sa Paskong 2021 nga dunay pinya ka nakakataw. Ano daw? Nakakataw ang performance Christmas highlight. Kini dunay hashtag nga We Cannery Side. Abre gini sa tarang lumalupyo sa Barangay Cannery Side ug para sa dugang detalye, pwede bisitahon ang ilang official Facebook page mga kabrigada. Dire-diretso na sa atakay Christmas ra man gihapon ni tanan. Agaw pansin karon ang gipasiga nga Christmas facade dinhi sa Brigada Complex sa Purok Bayanihan, Barangay San Isidro Jensan. Gipangunahan ni Idol Brigada Elmer Katulpos, kauban ng Vice President sa Brigada Group na si Yelsie Yasay Katulpos o Brigada Pharmacy Incorporated President Emir Sean Katulpos ang pagpasiga sa maong dekorasyon. Gatusan ka mga empleyado ang mitambong sa lighting ceremony. Mamahimo usab kining instant selfie spot. Dili lang sa mga empleyado sa brigada, sama na sab sa mga nagalabay. Kalabutan ni ini, usasab ka Christmas tree o lantern making contest, ang gipahigayon nga gilangkuban sa nagkandaiyang departamento sa Brigada Group of Companies. Matod sa amahan sa brigada, usa kini sa ilang pasalamat o pagpasalamat sad sa Ginoo sa mga gasa ni ini luyo sa ginatubang nga bahad sa pandemya o pagpasalamat na usab sa mga kabrigada nga padayong nagasuporta sa mga produkto o programa sa brigada. Mas ma-feel nato ng essence ang Christmas. Di pa natin siya agad-agad mapansin, pero pag makita mo man ko siya, makarelieve siya sa stress. Nindot siya, sir. Ang uban siguro, nagpulaw pa. Very, very nice. Ganda, ganda ng lighting, ano natin, ceremony. Oo naman, di ba? Saktong December 1. Very amazing yun kayo. Ma-feel yun ang Christmas. Colorful siya, sir. Appropriate siya sa kanang paggabi kay limpi siya tanawon. Kaka-feel jud ka na ang excitement nimo sa Pasko ba karon pa lang bisag layo pa murag maka-feel og kanang excitement. Para sa ko enjoy kay siya kay nag-participate tanan. Daghang na problema sa ato karon pero morning ano open sa atong light sa for Christmas is ano na para ma-boost atong damdamin. Kada tuig ato ning ginapahigayon ang paggawas nato og mga lights no para sa pag-celebrate sa Pasko. Kabalamanta nga ang Pasko ang symbol, ang pinaka-essence gud sa Pasko ang gatong gift no sa Ginoo nga mao si Jesus Christ, hope para sa atoa. Despite sa mga situations nga dili maayo, na pandemya unsa pa nga mga challenges pero naata na ang katawhan naga-support sa brigada, tanan mga empleyado, og tanan nga mga naga-suporta sa atong kausa. Salamat kayo. Munang natay rason, pwede nga mag-celebrate og Pasko. Sige.
sige. Pwede kayong dumaan dito mga kabrigada at magpicture sa labas ng Brigada Complex. Samtang, mga kabrigada, dinipod sa Jensan, gibida sa Oseca Collector ang iyang gi-assemble ng mini Christmas village nga atraksyon karon sa iyang mga bisita. Ang detalye, ihatag sa tua ni Clarice para sa Tara Kabrigada. Kabrigada, nakapag-decorate na ba ang tanan? Karong adlaw, espesyal lang atong episode. Apan nakakita-kitag espesyal na dekorasyon o disenyo, kikan sa isa ka, creative consultant diri sa Dakbayan. Ubanimin ninyo, tara, Kabrigada! Siguradong gaawas nga Happy Christmas feels ang makuha nyo sa pagbisita sa restaurant sa Osaka Creative Consultant na si Rain Ramos. Diri sa bar counter, naka-display ang Christmas village. Siyempre, mawala ba ang Christmas tree? Puno ug mga maanindot na Christmas balls ug mga dekorasyong pang-Pasko ang atong makita. Naglahing mga characters ang atong makita diri. Apil nang ubay-ubay ng mga balay. Kada balay na ay lakip ng Christmas decoration. Matod pa ni Rain Ramos, dili gayod mawala ang child within us. Maong kada tuig, dako iyang fascination sa pag-decorate ug pagbuhat og Christmas village. Balay. Adunay managlahing characters o managlahing mga istorya. Ako personally kasi I'm a toy collector, kaya marami rin talaga akong mga collections. And isa sa mga hilig ko rin talaga is architecture. Kaya marami akong dollhouses. Minsan binibili ko yung dollhouse or minsan ginagawa ko talaga. Like some of the houses dun sa likod nitong setup na to are actually my own design na made out of paper. Pero most of the houses featured here are, of course, commercially available. Dunay mga dollhouse, animal figures, mini Christmas trees, mga sakyanan, fantasy characters, especially woodland creatures. Giambit naman ni Sir Rain kung asa nanggikan iyang passion sa pagbuhat og Christmas village. I mean, combining that the passion for architecture and the passion for collecting toys, you know, putting things together. Syempre, nai-inspire din tayo to create things that other people will enjoy. In this case, the Christmas village. A Christmas village actually is a very one of those traditional ano na rin setups for Christmas, and it's one of my favorite decorating strategies. And now that we're running this restaurant, sabi ko, instead na nakatago lang sa bahay namin, yung Christmas village ko, I might as well share it to the public, you know, for the kids to enjoy and, you know, for people to, I mean, just to spark the interest in the holidays, just to spark the excitement and the imagination. This year, our concept for the Christmas village is, ano, woodland creatures. We have this specific brand kasi of dollhouses na ang characters involved are woodland creatures, and that's what we're trying to express. Kaya meron tayo dito mga rabbits, squirrels, we have dogs, we have cats, and other animals. And ako personally, I just want that warm, homey feel that has a sense of community. And when I decorate kasi for Christmas, kasi ano, I, as a decorator also, when I decorate for Christmas kasi, I want things to be a little more, you know, shocking, if that's what you want to call it. I want more dimension in the decoration. It's not just decorating for compliance, no? Kasi Pasko, mag-decorate tayo. In my case, I want a decoration that when you stare at it, it makes you think, it leads you to imagine, and alam mo yun, yung tap into that little child in your heart, and you know, make you feel excited to, you know, create stories in your mind.
matag tuig, daghang madugang sa iyang koleksyon. Pusa siya na himong usa ka kolektor. Dugang paniya, pag-celebrar sa komunidad ang kahulgan sa Christmas Village. One of the best symbolisms in creating a Christmas Village is the sense of community. Okay, napakalaking bagay nun because, I mean, Christmas is about, you know, aside from our usual celebrations, you know, family, it's also a community. It's a celebration of the community. And to replicate that that experience or that vibe in a setting like this, usually we call this a diorama. If we replicate that sense of community there, you know, it just makes things more exciting. Yes. In other, ano, for other people, mas gusto nila yung Bethlehem scene, yung Belen, which is, ano naman, of course, it's a beautiful tradition. But in this case, my approach is more of, you know, a community. What is Christmas like para sa mga magkakapitbahay? If you live in a village, what is Christmas like in a village? Busa, ato gipangayuan og advice si Sir Rain Ramos sa mga kabrigada nato nga mag-decorate pa lang sa ilang mga panimalay. My advice po para sa ating mga viewers, kung halimbawa magde-decorate tayo ngayong Pasko, sana meron tayo nung sense of creative excitement pag nagde-decorate tayo, hindi yung parang out of compliance lang kasi Pasko, kailangan may Christmas decorations. Hindi. Mas maganda rin yung talagang mag-imagine tayo at, you know, we step outside the box at hindi lang tayo, kumbaga, mag-settle with you know, the standard Christmas tree or mga regular trimmings dyan. You know, if we can excite that little kid in our hearts, mas maganda ho yun. Because, tulad nga nang sinabi nila, Christmas is for the children. And, you know, not everybody is a kid, but I think everybody has a little kid at heart. Pagkalahi-lahi man kita og disenyo og dekorasyon, apan ang importante, usa kita sa kalipay sa pagselebrar sa Kapaskuhan. Ako si Clarice Morales para sa Morning Hataw! Ay, bagyan pag may decorations na pang Christmas. Bisag, unsa pa na, bisag gagmay lang na nabutang. Sa inyo pa ni Malay, kaya pag Pasko, lahi kayo ang Christmas feels. Kung naanaw ka tong sa pulumulok na pinyahan, usapod ni ka, chance sa mga kabrigada ang Christmas season na makanegosyo tag ginagmay. Yes. Pareha ato, kaning mga corn husks. Oo. O, di ba? Uwing mga... Yes. Ano? Decoration ang crown sa pinya. Kung natay mabuhat, ana, pwede rasad na. O kung unsa ang mga indigenous materials sa pwede nato gamiton, pwede nato ibaligya. Total, napaypila ka days. Bago mag-Christmas. O, syempre, daghan mong pinya dira. Daghan yung dessert na pwede mabuhat, no? Sa pinya. Oo. Pinya colada. Oo. Pinya colada. Drink. Drink pala yan. Pero daghan jam or unsa ba na pwede mo give away karong Christmas kay bisag wala tayong budget. Yung suka, sa pinya. Pinya kurat. Oh my God. Sali pala. Mga kabrigada, bumalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Na sa buntag. Maka-proud yun ang atuang bida kabrigada karong buntag sa sobra ka 4,000, ha? Sobra 4,000 nga na ni-take sa licensure exam para sa mga teachers sa elementary level. Siya ang top 1 sa listahan nga dunay rating 92.20%. Usa siya ka-graduate sa Mindanao State University dinhi sa Gensan. Usa ka hataw na morning sa imuha, ma'am, Teacher Rowena Bangolto. Hi, Ma'am Rowena. Ma'am na no, kay teacher namang gyud. Mayong buntag po. Oo. Kamusta ang imuha nga paminaw karon? Pila ka days after ni mo na bala na number one ka, na ano na ba? Na digest na ba ni mo? Nag-sink in na ba ang reality? Ngayon po, I'm still in cloud nine. Although, sometimes I still question myself la, is this really happening? Did I really top the net? There's still some instances like that. But yeah, I'm just trying to really savor the moment right now. Oo, top one is an exemplary feat, no? Dili tanan, ma number one.
any bang pagka number one, ana man gud sila pwede ni nimo i-manifest sa universe, i-claim, i-pray, gi-claim gud ba nimo ni? Gi-pray gud ba nimo na maging number one ka? Yes po, I've been manifesting this blessing since 2018 pa po. And if you're going to look at my post, I even created a Facebook album just to document my LEP journey, because that moment I already claimed that I'm going to top the LEP. Sinabi ko na po talaga sa sarili ko na magta-top 1 ako, and I'm going to thank God in advance for the blessings na papunta pa lang po sa akin. Wow! Law of attraction, good, no? Grabe, giklaim na dahil na top 1. Nga naman, Ana, pwede man na ang imuhang giklaim lang, makapasa ko na pwede na na ako sa top 10. Nga nung number 1 mang yun? I think in Mindanao State University, they really train us to really excel in everything we do. So, considering that we're going to take the licensure exam in the future, since I was still in college that time, I was already conditioning myself that in Mindanao State University, we were really trained to excel. So dapat outside the university, I'm also going to take that mindset with me. So talaga pong with the help of our college, with the help of our school, they have really brainwashed us to aim for the highest. Kung na may brainwashing na negative, mauning pinaka-positive na brainwashing, Teacher Rowena, no, na ipatuunin mo sa imong mga estudyante na kaya nila mag-number one. Kung ikaw nag-number one yun, unsa ang ingon sa imuhang mga teachers, sa imuhang mga mentors sa buong education department sa MSU, o siyempre ang chancellor sa MSU, tanana, proud sa imuha? Yes po, they are very proud, and they are actually extremely grateful kasi this is the first instance na nag-back-to-back po yung top 1, and then meron po kaming landslide success from the previous batch, that's 2019, and the batch that took that 2021 licensure exam. So we were able to maintain the momentum of success that the College of Education is experiencing. And also yesterday, we had a chancellor's call. We were able to talk to our chancellor, Dr. Ali, regarding the future plans of the College of Education, what we're trying to achieve in the future, and the programs that we're preparing in order to hone the future top-notchers, mm-hmm, which are still in the College of Education right now. Teacher Wena, pagkita nimo na, oy, number one ka sa licensure exam, unsa imong immediate reaction, ug syempre, ang reaction sa imong family, kinsa imong unang gitawagan? To be honest, I'm not the first one who saw my name po. I was just informed by a friend of mine. Mm-hmm. Then my friend sent me a message po saying that I topped the LEP. At first, hindi po ako naniwala. Mm-hmm. Because although I am aiming to top the LEP, but I'm not expecting it. Kasi there's a con kasi if you're going really expect na magtatapon ka, although you're aiming for it, pero what if hindi? So I was just thinking that moment na baka lang. And then I noticed na a lot of messages started to enter my inbox. And then a lot of people started to add me. That's the moment na parang kinutuban na po ako na baka totoo. Mm-hmm. And then someone sent me a screenshot po of the result. That moment parang I just told my sister na ala, nag-top 1 daw ko. And then we just started jumping out of joy. Wow! Grabe, I can only imagine ang imuhang happiness ato, Teacher Rowena. Pero I'm sure, dili happiness tanan ang na-feel ni mo sa journey. Nagay ups and downs. Labaw na kay pandemic, nalisdan yun, napay mga postponement sa mga exam. Pwede mininyo o ni mo masharean sa mga kalisod pod na giagihan before ni mo naabot ning tamis kayo na victory. I would really describe my LEP journey as bittersweet, because
during the pre-pandemic time, we were having face-to-face classes and I was still working as an elementary school teacher. So I really cannot give my 100% to my review. And then that time I was like blaming myself na why am I not excelling? Why am I not really pushing myself in this review? But when the pandemic was announced and then the licensure exam got canceled, the first feeling that I felt was relief because I know to myself na if I'm going to take the licensure exam that time, I might not reach the top. But during that, throughout the pandemic, no, my prayer was from Lord, unta madayon ang let, to Lord, kung makancel man ang let, please i-cancel na lang as soon as possible. Because we experienced that moment na the licensure exam was rescheduled and then you're going to prepare for it and then it will be canceled again. Parang nakakapagod po. Nawawalan ka talaga ng hope. Nawawalan ka na ng determination because even if you give your 100%, there are some external factors that we really cannot control. So that moment, I just pray na, Lord, if madayon ni, please, unta madayon na yun. Pero kung dili, ingna na lang as soon as possible. So I can conserve my energy and prioritize the things that really need my attention. Because I was working that time, I was juggling work, review, and then I was even taking my masteral that time. So luckily, no, the first batch, the list of the first batch was released around June, July, something like that. That was the parang wake up call for me to really give, to really boost myself, and then to extend my time and my effort to really follow through in preparing for the licensure exam. Yes, Teacher Rowena, so murag atras abante ang naging left journey ni mo. Pero kung naa kay pwedeng advice na one biggest tip sa mga mo take pod og licensure examinations, mapalit man na CPA board exams, unsa ang dapat buhaton yun? Kanang konkreto na a measure on a step para makabutan po nila ang number one spot? I would say aim for the top. Do not aim just to pass, but really aim for the highest rank. You always visualize yourself because I would testify na law of attraction is really, really true because that's what I experienced. That's what I manifested in myself and it really did happen. So every day, the moment that I open my eyes until the moment that I close it, pag matulog na, I really visualize myself. Like I visualize my name on the list at the top. And then I visualize myself receiving the award. Yes. In front of the people. Ganun talaga yung claim it, yun. Kumpiyansa ko talaga that one day by God's grace, I will really achieve what I'm manifesting. Oo. Claim it, yun. Tanan-tanan. Dili ni mo tagaag lugar for doubt ang imong sarili para makabutan ni mo ang number one spot. Teacher Rowena, ang pagiging usaba ka guro, ang imuhang pangarap, yun, sa kinabuhi, o nga naman? Before, ma'am, I will say that it's not really my first choice. Like way back in college during the enrollment, it's not my first choice, but I would consider it as God's plan. Kasi parang there are some series of mga unfortunate events na nangyari that directed me to College of Education. And that moment pa lang, it's not really inside me na meron talaga akong passion for teaching. But when I was like studying in the College of Education, parang nag-i-ignite na lang siya, nabubuhay na lang yung passion, yung dedication mo for teaching. And siguro one of the factors where why I love my degree, my course, is because of the faculty and staff of the College of Education. They really made sure to provide us with the best and the highest quality of services that they can provide. And they have also exposed us to research and extension programs that honed us not just to excel in academics, but also outside of it.
Okay. Teacher Rowena, I have a few questions for you. Paspasanay lang ni na questions. Yes or no lang, ug sa ako ang makuha sa imuhang ginaingon karon na God paved the way for your purpose yun, na maging usa ka teacher. So, since bagong henerasyon ka sa teacher, question ako sa imo isa, do you still agree sa corporal punishments pag-abot sa mga estudyante? No. No na, corporal punishments, ibig sabihin, kaning labayan og lapis, hapakon ang kamot, so no na na, dili na na pwede. Teacher Rowena, dapat ba mubalik na ang face-to-face classes? For me, if refers to the elementary level, I think we should really do some research more on that kasi bata po ang pinag-uusapan natin dito and there are still no vaccines available for them. But for the tertiary level, I think gradually. Mm-hmm. Okay, Teacher Rowena, elementary grade 1, no, 6 years old. Dapat ba i-apply nato diri sa Pilipinas ang ginabuhat sa Japan na kutob 6 years old, dula-dula sa ang curriculum sa students, dili sa kaning gahi na lessons gyud? Yes po, I do acknowledge the importance of play, of the interaction sa holistic development ng bata. So yes po. Daghang salamat, Teacher Rowena. Kinsa imong mga gusto pa salamatan? Unsa imong future plans pa? Go ahead before ko mag-end sa to ang interview. Okay, before anything else, I would like to thank God for everything na iyahang gihatag sa kuha. Also, the College of Education in Mindanao State University, to our Chancellor, Dr. Anshari Ali, to our Dean, Dr. Maria Teresa Pelonas, to the faculty and staff of the BEd department, thank you for your support. To General Santos City Sped Integrated School, to my friends, Joshua, Julie, Shekinah, Jen, Olive, Danielle, April, Jam, Ella, and Abby, thank you so much for the moral support. You never doubted me even just a single ounce. And thank you for really pushing me forward. To my mama, to my uncle, to my relatives, thank you so much for the very overwhelming support. Thank you po. Thank you also, Teacher Rowena Bangolto, sa kaka-inspirasyon karon sa tanang estudyante o sa tanang teachers po. Top 1 siya, mga kabrigada, sa licensure examinations sa mga teacher. Oga, para ang ato ang kalawasan gyud kay taas o mga minerales dira o energy, kinahanglan magnigari ta mga kabrigada, pareha kay teachers. Sa mga teachers dira, na-stress na kaayo sa ilang trabaho, okay ra na, basta nakanigari. Usa o 5 kapatak sa nigari sa usa ka basong tubig o 20 ka o 40 kapatak sa usa ka litrong tubig. Nigari, patak mineral o mga kabrigada. Karong buntaga, Friday morning, nana po tayo makauban na Bida Kabrigada. Kani siya mutugtog ni og piano. Let's all welcome Jake Benedict at Chavia. Thank you.
gikan sa Top Notchers sa board exam, diri na sadta sa Top Notchers usa ka art competition. Usa ka talented nga 12-year-old nga bata nga taga Jensa nang ato ang bisita. Ang iyang latest nga achievement, nakuha niya ang second place sa usa ka national poster making competition. Ang para sa bata poster making contest, school age category kining Nobyembre lang. Usa ka hadaw no morning, Jitch Benedict Echavia, grade 6 student sa General Santa City Sped Integrated School. Good morning, Kuya Jitch. Good morning po. Ayun, bati ka muna sa lahat ng mga friends mo and schoolmates mo. Go ahead. Hello po sa mga kabrigada, mga ka-friends ko po dyan. Ayun. Shout out po. Okay. So, kanina, tinugtugan mo kami. Ano ang title ng song na yung Bohemian Rhapsody? Bohemian Rhapsody. Oh, so, tumutugtog ka ng keyboard or piano, tapos nanalo ka pa sa isang competition ng, ano ba tawag dito? Painting? Drawing? Poster po yan. Poster. So, may theme itong poster mo. Anong tawag mo dito? Title nito? Nakalagay dito? Ah, hindi. Sa ano pala yun? Sa poster making pala yun. Theme. Okay, kaya pala nag-loading tayo. Okay. So, tapos muli gumagawa ka pa ng mga ganito. Teka lang, mga kabrigada. Siya ang may gawa nito. Tingnan nyo. Kapatid niya to eh. Anong pangalan nito? Gypsy Avenger po. Ah, may pangalan para talaga siya. Okay. So ngayon, kailan mo na, unahin natin yung mga ganyan na mga ginagawa mo. Kailan mo na-discover na may talent ka sa ganyan? Noong pagka-March po ng pandemic po. Ah, during pandemic. So, Mike, pwede pa papulot nun? Ayoko pumulot, baka mawala ang mga ano angle ko. Yeah. Ah, hindi. Sige, kunin ko na. Ayan. So, pati ito, tingnan nyo. Grabe ka detailed nito, mga kabrigada. Oh. Walang ano, ano lang to, laruan lang to. Carton made of carton lang to, diba? Tapos tingnan, dito ako na-amaze. May magazine. Nax naman talaga. Okay, sige. So, nitong pandemic lang, etong poster making, kailan ka nagsimulang matutong gumawa ng mga ganyan? Noong ano lang po, August po, ng 2020. Ah, so, ngayon-ngayon lang talaga dahil sa pandemic. Pero nung bata ka pa, Daddy, na siya, nakikitaan mo na ng mga senyales na magaling siya sa ganito. Kasi yung dingding niyo daw sa bahay niyo, pininturahan mo. Okay, sige. Kwentuhan mo kami tungkol sa competition. Paano ka sumali? Anong feeling na magko-compete ka? Kahit, di ba, parang online lang to. Papakita niyo lang. Okay. So, kwentuhan mo kami ng experience mo. Sa na-experience ko po is okay naman po siya. And then, kadalasan ninervous po ako at mm-mm. At saka nag-pray lang po ako kay God na sana po manalo po ito kasi sa una po na first time ko po na magsali ng national po na contest. Okay. Sino nag-influence sa iyo ng music, ng art sa yung family papa niyo? Ko po. Si Papa magaling din siya. Yes po. So ginagawa niyo yung mga ganito together. Yes po. Ah, okay. Kaya, so ngayon, paano ba pinapakita ng parents mo ang support nila sa iyo pag may mga competition, okay, may gusto kang gawin? I-provide po kaagad nila yung mga materials na kailangan ko po. Okay. Hinihingi mo. Alam lang nila yes, na kakailanganin ni Kuya Jitch, no? So, pero ito, kasi hindi ito basta-basta, pinag-aaralan ito, nag-klase ka ba? Nag-enroll ka ba sa mga art school? O ikaw lang nag-discover kung paano gawin to? Ako lang po yung nag-discover mm-hmm. po. Na-inspire po ako sa mga, some YouTubers po na magagaling po sa mga poster. Online mo hinahanap, no? Okay, marami pa dito mga kabrigada. Tingnan nyo to. Meron siyang parang sunset. Oh, gustong-gusto ni Mike talaga makita sa TV. Ayan. Okay. Marami pa. Pero, may mga nabenta ka ng ganito. May classmate ka na, teacher na nagpagawa, tapos bibilhin niya sa'yo. Wala pa. Wala pa po. Pero, kunyari ako magpapagawa, willing ka na ibenta sa akin? Pwede rin pwede. Po. Pwede. Okay. Very good. Negosyante, anong gusto mo maging paglaki mo naman? Gusto ko po na magiging isang artist po, professional artist mm-hmm. po. At pwede ko na rin pong maturuan ang mga katulad kong mga bata po. Na mas may gusto ding matuto, no? Opo. Pangarap mo rin magkaroon ng exhibit o yung parang i-display ang mga art mo sa museum? Pangarap ko rin po. Sige. Meron kang gustong i-thank you sa lahat ng mga sinuportahan ka. Greet mo sina Mommy and Daddy. Go ahead. Mommy and Daddy, salamat po sa pagsuporta po sa akin. Love na love ko po kayo at saka sa mga YouTubers din po na inspire po ako doon mm-hmm. sa kanila po. Salamat po. Ayun, sige. At saka si teacher, si coach, patiin mo siya. Hello po, teacher. Pa-shoutout po.
Shout out. Ayun, maraming salamat, Jitch. Thank you at good luck, ha. Sana makabalik ka dito tapos tugtugan mo ulit kami ng ibang song, ha. Okay po. Ayun, sige mga kabrigada. Ito na ang ating lagay ng kapalaran. Mga kabrigada, ito na nga sa mga Aquarius. Ang true friend ay makikilala ngayon. Alagaan ang health, umiwas sa mga bawal na pagkain. Sa mga Pisces naman, magagawa mo ang sukdulan ng iyong galing, aani ng paghahanga mula sa mga boss, pero mag-ingat sa mga inggitero't inggitera. Aries, madaling matutupad ang goals, ma-enjoy ang moment kasama ang iyong mahal, posible ang kasalan. Sa mga Taurus, ang diwa ng karunungan ay matibay na panangga sa nananadya. Lumayo sa mga chismoso para hindi madamay. Gemini, puno ng pasasalamat ang kalooban dahil malalaman mo na ang sagot mo sa mga tanong. Mag-aral ng mabuti. Cancer, amazing ang potentials, kaya hindi nakapagtataka kung gaano magiging bright ang iyong future. Leo, beneficial ang isang event para sa iyo. Huwag nang magpatumpik-tumpik, sanggaban agad ang mga oportunidad. Virgo, hahanapin ang bagay na misplace. Ingatan ang mga alahas at pera. Huwag ipaglandakan. Sa mga Libra, anumang meron ka at sinupin at sikapin na palaguin para hindi danasin ang kapusin. Scorpio, mararanasan ang vibrations ng true love kung single. Fulfilling ang araw dahil sa mga gawaing matatapos. Sagittarius, hindi maiaalis na makaramdam ng pagod. Huwag ipagkait sa sarili ang pahinga. Kontrolin ang emosyon sa lahat ng pagkakataon. Bawasan din ang gastos. And finally, Capricorn, ang katotohanan ng iiral. Ito ang papatahimik sa mga nagsasamantala. Kaya kalma lang. Yan ang lagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Friday. Mga kabrigada, happy weekend sa inyo, ha. Araw-araw meron tayong lagay ng kapalaran. O, gikan sa Brigada News TV, kini ang Weather Alert. Mga kabrigada, base sa latest weather report sa PAGASA, magpabilin sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Nyato o posibleng dili musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagum, ngadto sa mapanganurong na kalangitan, inubanan sa patak-patak na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Sumala, dini sa dakbayan sa Gensan, makatagamtam o 31 degrees Celsius ng temperatura, apan sa rain percentage, 80% ang chance ang amuulan sa hapon o 55% ang chance ang amuulan pag-abot sa gabi. Ang pingta kanunay, mga kap... Uy, may wire pa ako dito. Kinabahan din ako, mga kabrigada, kasi dumaan ako. Eh, may graphics. Binantahin ako talaga. O, nakita ko, no, bago ako nung magpas. Dapat na video, ano, kung yung mga nawumba. Inatak ako pabalik. Uy, mga kabrigada, 22 days na lang. Pasko na! Basaw na ito itong mga greetings sa itong Facebook viewers. Paasan sila na lang daw. Pwede pa. Pwede pa. Ikot-konti nung ano. Oy, ang greetings! Hello, hello, hello sa Tanan! Ayan. Hello sa inyo, sa mga nanonood sa atin online. Magandang umaga sa inyo. Siyempre, daghan kayo. Nag-grocery ako kahapon. Grabe ng tao sa mga grocery stores. Punuan ng mga parking. So, kung may time kayo na mag-grocery na mga kabrigada, pang handa, mag-grocery na kayo. Oo, hinahinay lang. Phil Jun Abadinas. Good morning, Bobby Torion. Good morning, Nanette de la Peña. Kinsa kaya ni si Delta Tango? Barong Justin ang dilag pa-regards sa vulcanizing. Wala pa na pa-vulcate, no? Magpa-vulcate pa ako karun. Matthew Dejeros, good morning! Frankie, good morning! Saradin family, good morning! Abdul Matali Basad Murusad from Malaysia, Nick Zamora from Macau. Good morning sa inyo, ha? Althea Zamora, Abunales, happy birthday! Home Badal. Of the champions talaga ang Jensen number one. Wow, iba talaga si Badal. Oo, happy birthday sa kapatid ko kay Paolo James Manansala. Happy birthday, Pao-Pao! Happy birthday!
Good morning po kay Doc Catherine Balay sa Skin and Body Science. Good morning. Siyempre kay Roy Bacalso sa Pacman Wildcard Gym. Good morning. Mga kabrigada, ay magkalimot paminaw Brigada News FM, adlaw-adlaw. Kay daghan ka ay may papremyo ginahatag karon nami. Brigada Oras-Oras Buenas Oga, uban pang mga pakulo on air. Cash prizes to, mga kabrigada. So now, itong Oras-Oras Buenas. Diba? Tagag-inisip yan. Mga kabrigada, 22 days na lang. Pasko na, paspaso. Oy! 22 days to go. Grabe, konti na lang. Ito na yung mga excited na tayo kasi Christmas break na. Lagi, pero, oy. Lamig yung mag-vacation. Ano? Baka wala tayo sa January. Uy, alam ako, dilema. Basahin mo yung group chat. Mukhang pwede kang magbakasyon. Sige na, mga kabrigada. Daghang salamat sa inyong pag-uban sa MUA the whole week. Kasama namin kayo dito sa Morning Hataw. Mga kabrigada, unsa man itong ginapangagyan kay Lisod Manok Kalipay, kami yung kauban, Lunes, Santo Biyernes, sa Loadlaw Tutukramo sa Morning Hataw. Daghang salamat, mga kabrigada. Kauban ang tibuok pwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa maghatod sa inyong kalingawan adlaw-adlaw. Ako si Justine Manansala. Get well soon, Kent Abrigana. Dili mi mawadan ugana nga ipabot sa inyo ang mga importanteng balita. Ako si Dil Pilapil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen og kinia Morning Hataw. Sa Morning Hataw.